Ibang klase ma-frustrate ang import ng bolts, pinunit ang jersey, ginawa pang punching bag ang poste ng rim. Import naman ng fiber extras, tila naglibot lang sa luneta, walang ka-effort-effort, literal na tatamad-tamad sa first 3 quarter, hindi man lang pinagpawisan. Sobakbakan sa pagitan ng Converge fiber extras at Meralco bolts, kartada 5-1 ang bolts habang kasusungkit lang ng kauna-unahang panalo ng fiber extras kontra sa Terra Firma G. Parehong kapapalit lang ng import pero mas matinding impact ang naging debut game ni Zach Lofton na kumanalang naman ng 54 points. Well, opening quarter, heto na nga't nagpakita na agad si Lofton ang dribbling exhibition kontra sa depensa ng Converge sa kanyang back-to-back 3-pointer. Pati import ng fiber extras, in-step bakan lang ng flashy import ng bolts, iniwanan pa ang depensa ng rookie na si Winston. Kaya naman dito maagang nag-double digit si Lofton, yun nga lang ang casualty sa bolts, maagaring na foul trouble si Almasan na agad nakuha ang kanyang third personal foul. So far, kalat naman ang opensa ng fiber extras sa panguna ni Alex Tacton na kumana ng 5 straight points off the bench. Binaliwang depensa ni Chris Banquero sa kanyang end one, kaso mainit din ang bench scoring ng bolts na agad nagtotal sa 12 points. Natapos ang opening frame, tangan-tangan ng bolts ang 9-point lead, 18-27. Second quarter, maagang napa-timeout si Coach Aldin Ayo after ng 5-2 run ng bolts, buong quinto, double digit na rin with 10 points. After nyan, dito na nangalabaw ang rookie of the year na si Justin Arana, halos lahat ng big man ng bolts. Gustong burahin ni Arana bukod kay Almasan, tatlong foul na rin si Pascual at Brandon Bates. Zach Lofton naman, mainit pa rin beyond the arc, another wing 3-pointer na sinagot naman ng back-to-back 3-pointer ni Jeric Balanza. Kaso daming arsenal ng bolts, Alain Maliksi, back-to-back 3-pointer, layup pa ni Newsom, halos paglaruan lang ng bolts ang depensa ng Converge. Magkakasuntukan pa ang rookie ng Converge at ang import ng Meralco bolts. Halos pakamatay na ang mga locals ng Converge, pero itong si Wilson, petex-petex lang, patira-tira lang sa labas, shooting 1 of 11 sa field with only 4 points. Diyos mio, parang walang kagana-gana at halos di pa pinagpapawisan si Wilson kung saan natapos ang first half, baon ng kanyang kupunan sa 18 points, 55-37. Start of the third quarter, mas lalo pang nabaon sa limot ang Converge fiber extras, dinarag-darag lang ni Lofton na mga defender. As usual, si Wilson ganun pa rin, tatamad-tamad, walang ka-effort-effort, dumipensa at opensa para sa fiber extras. Tila siya na nga lang yata ang pinag-uusapan ng kanilang coaching staff. Dito nang inilabas si Wilson at ng mga locals na lang ang pinaglaro yung 29-point lead na nagawa ng Meralco Bolts, abay nagawa nilang maibaba sa 19 points, 80-61, end of third period. Ibang-iba naman sa import ng Bolts na si Lofton, ilang beses lang sumablay abay na frustrate na agad. Tila sinapian si Zach Lofton, tinapon ba naman ang headband, pinunit pa ang kanyang jersey. Fourth and final quarter nang ibalik si Lofton, tila nabunutan ng tinik matapos ma-convert itong kanyang unang attempt sa 3. Binalik din si Wilson this quarter, abay finally nakatulong din sa opensa ng Converge. Under 7 minute mark, na frustrate na naman si Lofton nang sumablay ang kanyang layup, abay ginawang punching bag ba naman ang foam ng poste ng rim. Down the stretch, nang magka-momentum pang fiber extras hanggang maibaba nilang lamang sa 6, 103-96. Kaso nga lang masyado nang mababa ang oras at sa huli, panalo pa rin ang Bolts 105-99.